O sige, balitaan mo ako agad, ha? Salamat. Boss, teka, pag-usapan natin to. Kung anong kailangan mo, ibibigay ko. Hindi na natin kailangan yan. Ang kailangan ko, ay tumahimik ka. Okay, boss. Kung hindi to hold up, anong ibig sabihin? Kung meron akong atraso sa'yo, pag-usapan natin, ayusin natin to, boss. Ang atraso mo, masyado kang pakialamero. Hindi ba't ikaw yung tao ni Polak sa mana? Tumahimik ka! Ha? Malikod ka! Malikod! Boss, taga. Bago mo ako patahimikin, pakinggan mo muna sasabihin ko. Kailangan kong makausap si Polak sa mana. Kailangan niyang malaman ang tungkol sa lihim ng asawa niya. Sigurado ako, pag narinig ni Polak sa manang sasabihin ko, matutuwain sa'yo na binuhay mo ko. Eh, kaya nga tayo mabot dito eh. Dahil alam mo, lihim tungkol kay Marta. Hindi ka tao ni Polak sa mana. Marta. Kasabot ka ni Marta. Sabot ka niya sa plano niya laban kay Polak sa mana? Pero boss, hindi mo na kailangan sagutin yan. Kuha ko na. Alam ko na kung anong pakay mo. Alam ko na kung ba't ka nandito. Kaya pala wala kang takip sa mukha. Kasi wala ka ng planong buhayin pa ako. Eh kung sabihin ko sa'yo oo. Ha? Ano? Ha? Alam mo, boss, hindi ito ang unang pagkakataon na tinutukan ako ng baril. Nung unang beses, aminin ko sa'yo, natakot talaga ako. Hindi ko matanggap na katapusan ko na. Pero marami nangyari pagkatapos nun. Marami akong naayos sa buhay ko. Nabigyan ako ng pagkakataon na tama ang mga mali ko. Sinabi ko lang, tumahimik ka! Ikaw ang may hawak ng baril, di ba? Kaya anumang sandali, pwedeng-pwede mo akong patahimikin. Kaya pwede ba ikaw ang tumahimik? Alam mo, boss, kahit patayin mo ako ngayon, hindi ibig sabihin na tapos na ang problema nyo. Walang lihim na hindi nabubunyag. Pagdating sa dulo, mananaig pa rin ang hustisya. Lalabas pa rin ang katotohanan. At ang pinakamasaklap sa lahat, kapag inuusig ka na ng konsensya mo, alam ko yon. Napatunayan ko na yon. Masakit sa dibdib. Dahil iba, kapag ka malinis ang konsensya mo, lahat kaya mong harapin, kahit pa sarili mo ng kamatayan.